everyone! This is Joyce again. And good morning, good afternoon, good evening. Kung nasan ka mga yung panic ng mundo, I know I have a lot of OFW friends. So, kumusta po sa inyo dyan? And ano naman ulit kung katikahan nyo when it comes to faith, goals, life, beauty, and food and everything. But as you, notice that puro spiritual life or spiritual journey yung mga sinishare ko sa inyo. So, gusto ko sumahan nyo ako na tolo ko pag-usapan or gusto kong mamalaman nyo yung spiritual journey ko, may pwento ko sa inyo. Ayun. So, as I promised, diba, yung last topic ko is yung mga pinagawa ko before. So, yung turning point, which is the most exciting part of my life na kung paano na-change. Transformation, gano'n. So, ayun. So, umpisahan na natin yung kwento dun sa bata pa lang na nakapag-church na talaga ako sa Christian churches. Kasi may mga nagsasama sa amin before. Kasi nga, meron silang mga pakain, ganyan, sa mga patinabay, tsaka juice, my coke, gano'n. Kaya, sumasama-sama, PG tayo nung bata pa lang. Kahit nung naglalayas ako dati, nalala ko meron din nag-invite sa akin. Kasi libre pamasahe, and libre yung pagkain, parang may fast food pa doon silang pinakain nun. Kaya sumasama ako dati. But yung heart ko wala talaga doon. Pero natutuwa naman ako sa kanilang kung paano sila nag-worship. Kasi nga, banda-banda, ganun. But that's it. Wala lang. Hindi siya ganun naging merong impactful sa akin. Until one day, 2015, meron akong crush. Super crush na crush ko siya. And, ewan ko kung papanood yung video na to kasi nasiwa na siya. And, pamilyado na rin naman siya. And, sinama niya ako sa Victory, Muntinlupa. So, first time kong nakadating ng Victory Church. And, nandun pala siya sa loob ng sinihan. Tapos, drummer kasi siya doon. So, dati feeling ko noon kaya niya ako invite kasi gusto niya lang pasikat sa akin noong time. Kasi wala siya tabi ko noong nasa service kasi nagda-drum siya. Pero, siguro talagang may purpose kung bakit nangyari yan, kung bakit ko siya nakilala, kung bakit niya ako sinama doon sa church na yun. Kasi, every time na mag-share ako sa mga friend ko, sa mga makakiligaw ko talaga yung mga kawalwalan ko. Lagi niya nilang na-advise, syempre, kung ma-advise natin, pag-pray mo lang yan, or i-ano mo lang yan, sinto mo lang, ganyan. And, lagi nila nababanggit sa akin yung Victory Church na yun. And, okay, sige. Parang, alam ko na yan eh, nakalap na ako this church na yun eh. Pero, nakikita ko siya din sa Das Marinas, Robinson. Dahil doon ako nag-work dati. So, lagi ko siya napapansin. And, di ba nga, nakakahiya naman talagang pumunta doon. Pag wala kang kakilala, pupunta ka lang doon. Tapos, hindi mo nga alam kung ano. So, nahihiya ako. Pero gusto ko. And then yun, wala naman nga nga. Nag-message ako sa Victory Das Marinas page. Facebook page nila. Kasi nga, nahihiya ako pumunta doon ng isa. So, pag-message ko doon, hindi ko naman na-expect na mag-reply sila agad sa akin. May admin talaga. Ang pagkakaalam ko si Macho pa ng admin nung time na yun. And then, napunik ako sa mami niya. Which is si Tita Lulor. Dahil bago pa nga lang ako, on and off ako. And then, talagang umalis ako or hindi na talaga ako sa church. And dami kong alibay sa kanya. Ang daming dahilan kung bakit hindi ako makakalating ng matuwa namin. So, hindi ako makakal-church. Pero nakikita niya sa mga post ko na nabawal-wala. And, ayun, umiiyak pala, iniyakan niya pala ako noong mga araw na ganun yung pinagagawa ko sa life ko. Diba? Parang nakaka-touch. Kasi meron na kaming, nakapag-build na kami ng relationship kasi sa isa't isa. Kaya napamahal na siya sa akin. Napamahal na pala siya sa akin dun sa maikling panahon na magkasama kami. And, na-feel niya yung need ko na para ma-safe talaga, diba? Kasi, hindi naman po pwedeng i-accept mo lang eh. Mag-a-accept ka lang, hindi po pwedeng ganun. Dapat you have to go through talaga at mag-e-effort ka rin to really get to know God, diba? So, since walwal nga, January,
I did something na nakagulo talaga ng buhay ko. And hindi lang buhay ko, buhay ng mga tao sa paligid ko. And parang pakiramdam ko yung time na yun, I became worse than I am before. So feeling ko I became a demon that I don't want to be. So wala, ganun siya kalala na I don't know, kasi kung pwede kong, kung akin lang, wala naman ng problema, pwede ko naman siya in-share, kasi I don't care about my past, I don't care about sharing yung kung anong dumi na meron ako, kasi yun yung pinagdaanan ko eh, di ba? Sabi nga nila, bakit ko kailangan sabihin private life na yun, but ayokong sayangin yung mga ganung moment ng buhay ko, gusto ko sa i-share, kaya lang, I just, decided not to sa'yo doon sa mga taong involved. So, dahil nga ganun na ka-worst yung nangyari sa life ko, bumalik ako ng church, nagsimba ulit ako. And then, kinunta ko ulit si Faithful Lord. And then, yung time na yun is repentance topic natin. So, sa mga nag-one-to-one dyan, alam niyo yung repentance topic. So, damundam ako, best! As in, parang tagos hanggang buto. And, sakto-sakto siya doon sa season pagdadaanan ko. So, damang-dama ko talaga siya. And then, at that moment, I fully surrendered myself to God na, ikaw na, bahala. Hindi na ako didiskarte ng sarili ko. Diba? Parang, ikaw na yung hinahayaan ko na mag patakbo ng buhay ko. Surrender na ako. Ayoko na. Hindi ko na kaya talaga to mag-isa. So, I really need your help. Na-acknowledge ko na I'm a really sinful woman. Na-acknowledge ko na hindi ko talaga to kaya mag-isa. Na-acknowledge ko na only God can help me para maalisan ko yung sitwasyon ko and para makapag-umpis talaga ako ng maayos. Na-acknowledge ko yun kasi talaga naman hindi natin kaya eh. Diba? Kung kaya mo eh, di ikaw na. Diba? Parang, so, yun. And yun, nung pagka-full surrender ko, nag-continue ako ng discipleship journey ko. Sumali ako sa mga ministries, kung ano-ano yung ministries sa sinalihan ko. Tapos, mas lalo ako nag-grow sa aking victory groups. So, I encourage everyone mag-join sa victory group. Yun, I also have my own victory group na din. So, doon ako nag-grow, doon ako natuto, doon ako natuto mag-devotion na hindi ko naman talaga alam before. Matutong magbasa ng Bible. Never ko nahawakan sa buong 28 years ng buhay ko anong humawak ng Bible. Well, hinawakan ko, but hindi ko sabi nabasa. Ganyan, di ba? Ayun, so, dun ako lumalim, hanggang sa nagbe-bear na ako ng fruit ng Holy Spirit. Parang, feel ko na yung pakiramdam na hindi mo siya ma-explain. Hindi mo siya elaborate definition. Hindi. Hindi kaya ng brain cells ng brain column. May brain talaga. Hindi ko kaya na kundi ipakita. Ipakita lang sa inyo na I know naman na nakikita nyo sa sarili, na nakikita nyo na yung changes sa akin, sa mga taong nakasama ko sa walwalan before, friend ko ba kayo, yun sa mga tao na talagang kilala nyo ako, alam ko nakita mo yung changes sa akin, diba? And, yun, dun lang yung way ko na maipapakita ko na talagang God is really good, diba? Buhay talaga siya, and did everything para maging ganito ako ngayon na ka-happy, ka-positive, na yung negatron na girlalong kilalang before na lahat ng feeling negative. And ngayon, ay feeling, hopeful na, di ba? Feeling blessed. At masaya lang. At bakit ko nga ba sinishare to? Bakit ko nga ba ginagawa to? Di ba? Gusto ko nang may share yung happiness na naramdaman ko kasi hindi ko na siya makontain sa sarili ko eh. Kailangan kong
umapaw na siya, so kailangan ko na siyang i-share. Ito na yung overflowing ng love, joy, happiness, peace na nararamdaman ko. And then, I really want you to experience those as well. So, kung napanood mo yung first video ko na i-share ko yung buhay ko, diba? Parang, na sabi nga nung iba, nag-message ko iba sa akin na hindi mo naman kailangan na sabihin lahat yung mga pangit sa past mo. I understand those people na hindi nila kaya, hindi sila komportable na pag-usapan yung mga pinaggagawa na nila before kasi past na nga yun eh, diba? Wala na yun. But siguro ako lang kasi, kaya nga ito yung gift ko eh, bakit hindi ko gamitin? Kaya gift ko nga yung dumaldal ng dumaldal kahit ang bulol-bulol ko, diba? Gift ko to and yung kapal na mukha ko, gift ko rin. Why don't use it? So, yung mga pinagdaanan ko, ayokong ayokong masayang ng naging kwento lang yun sa sarili ko. No, I want that story to be, expressed. Kasi, yun yung duming tinanggal sa akin. And I'm still on process. Hindi ko naman sinabing angel na ako. Mukha lang naman. Pero, hindi pa naman ako ganun kahuli. I still made mistake. Nagkakasala pa rin naman ako. But, grace lang talaga ni God yung nakapagpatuloy sa akin. So, sinashare ko to para, diba, para, baka, kasi, katulad kita dati na nagkaanak ka na maaga. And then, you feel hopeless na ang feeling mo wala ka ng pag-asa. Or, baka akala ka, katulad kita dati na ikaw ay alcoholic, lasinggera, or lasinggero. And then, alak is life. Na alak na pinagmumulan ng kung ano-anong mga kasalanan natin. Na feeling mo hindi mo na kayang tanggalin sa buhay mo yan. Kasi hindi ka na nga makatulog nung walang alak eh, diba? Or maybe issue ka na from bata ka palang, baby ka palang nag-use. Baby. I mean, katulad ko kasi, grade 5 pa lang, nainigalan yun ako, di ba? Na kapal ng mukha ako, di ba? Wala pa akong pambili sa sarili kong sigarilyo, nainigalan yun ako. Kasi nga, di ba? Masarap eh. Kupit-kupit lang, tapos baon mo, wala ka, pinangalang baon mo, pang nainigalan mo pa. Mahal na yos ngayon, friend. Nag-isip-isip ka na. Mahal na rin ng alak, diba? Or, diba, kung depressed ka ngayon, ako kasi na-depressed ako before, kaya ako nag-attempt mag-suicide, or suicidal ka, ganyan. Kasi, alam ko sasabihin mo sa akin na hindi mo alam yung pinagdadaanan ko. Bes! Pinagdaanan ko naman yan dati. Kaya nga sinare ko sa inyo eh. I've been there. I've done that. Diba? Parang, andun ako, nanggaling ako sa sitwasyon na meron ka ngayon. That's why, gusto ko na ma-encourage ka na may hope. Diba? And, kung feeling mo, gimikera ka, party girl ka, and sex is just like changing your clothes or you were involved to premarital sex kasi parang feeling mo yun yung makakapag-satisfy dun sa iyong partner, yung maibigay mo lahat ng meron ka. At the end of the day, iwan ka rin mo pala. Yun, mga ganong scenario na feeling mo wala ka ng pag-asa kasi binigay mo na lahat at binigay mo kapalan, di ba? Sakit-sakit, no? So, I just wanted to encourage you guys that it's not too late. Di ba? Parang, there's hope. All you need to do is just accept God and acknowledge Him. And, tanggapin mo sa sarili mo na yan. You cannot do it alone. I need God. And, knowing God's not enough. Knowing God is not enough. You needed to have a relationship with Him. You needed to accept Him. You know naman na He died on the cross just to save us. Na dapat tayo yung andoon, di ba? But sobrang pagmamahal niya sa atin, ginawa niya yun. At again, hindi sapat yung kilala mo lang siya. You need to have a personal relationship with God. And
I hope and pray for you na experience mo itong na-experience ko kasi sobrang saya lang. And sobrang, alam mo yun, ang light. May problema tayo, pero kapit kasi may God tayo. Iyak tayo, masasaktan tayo, padagdaanan pa rin natin yung mga problema, pero light lang siya. Diba? Parang hindi yung emperor light or MP light yung pupuntahan mo. Pero magiging light yung life mo kasi you have God na sa buhay mo. So, ayun lang naman. Sana itong video na to and sana natapos mo to hanggang ngayon nandito ka rin sa video. And I just hope and pray na nabating yung point na, you know, you will decide na magkaroon talaga ng personal relationship with him. And ayoko na dumating dun sa point na siya mismo yung magkatap sa'yo. Hanggat meron nag-i-invite sa'yo, go! Push ka lang. Kasi masakit yung time na ikaw na mismo yung lalaki. At ikaw na yung mag-uusa. Kasi pag ikaw na yung gumawa nun, may something. I mean, iba yun. Kapag ikaw na yung nagkusa, napunta ng church, diba? Ayun yung ayaw mangyari. So, God bless everyone. Thank you for watching my video. See you in my next video. And that's gonna be my spiritual journey number 3. Kasi nga number 2 to. And I think that's gonna be my victory group story. So, yun! Yun lang. And again, God bless. Have a great day. Bye!